sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon muli na tayo ay makapagsama-sama at makapag-aral ng kanyang salita. At sa oras na ito, sa ating pong panimula, tayo po ay umawit po muna sa Panginoon. I exalt thee. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above. Thank you.
ay eksuldi. Exalt you, O God, above all anything else, above all gods, we exalt you, O high, on high. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Nawa ang tinig ng inyong mga anak, tinig ng lahat ng nilikha, O Diyos, kaming lahat ng inyong mga pinili. Lumabas sa aming buhay, sa aming tinig, O Diyos, ay papuri, pagtanghal sa inyo, pagtaas ng inyong pangalan. Salamat sa inyo. Dahil karapat-dapat kayo, Panginoon, na maitaas sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Hallelujah. Salamat po sa inyo. O Diyos, sa oras na ito, muli kaming humihiling ng paggabay sa inyo. Nawa ang inyong mga salita ay bigay kalakasan sa bawat isa. Kung ano man ang aming mga pinagdadaanan, O Diyos, alam namin kung ano yung aming gagawin sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong mga salita at pagtuto, Panginoon, sa mga ito. Salamat sa inyo, O Diyos. Holy Spirit, samahan niyo po kami muli sa aming pag-aaral. Kahit sa aming pag-aaral na ito, O Diyos, lagi namin kayong maitaas. Salamat po sa inyo, O Diyos. Kakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay mag-aaral saglit ng kanyang salita. Medyo late ata ako nagsimula. Pero gayon pa man, tuloy po tayo sa ating pag-aaral. May mga bagay lang po tayong babanggitin o na paalala, lalo na sa mga panahon na ngayon o sa mga panahon na tayo ay nanghihina sa pananampalataya. O kaya kung meron tayong mga kinaharap na mga bagay na para bang magpapapigil sa atin pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Merong dalawang tagpo sa Biblia na nagpapakita ng paraan kung paano natin isagawa yung ating pananampalataya. Kung paano tayo lumapit sa Panginoon ng may pananampalataya. Titignan natin, unahin na natin yung sa Lucas chapter 17. Lucas chapter 18 po pala. Sa Lucas chapter 18, pasensya nyo na po ang aking ilong at medyo alboroto. Lucas chapter 18, basahin natin sa verse 35 hanggang sa mga sumusunod. Nang malapit na sina Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng mga tao, dumadaan si Jesus na taga Nazaret. Sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Sinabi, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at tinutos na dalihin sa kanya ang bulag. At nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Panginoon, gusto ko pong makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, makakita ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakita siya agad at sumunod kay Jesus nang nagpupuri sa Diyos. Nang makita ng mga taong ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos. Basahin na rin po natin yung isa para tuloy-tuloy po tayo sa Marcos chapter 5.
Dahil late ata ako nagsimula kaya para tuloy-tuloy po tayo mamaya. Sa Marcos chapter 5, sayin natin sa verse 25 hanggang sa mga sumusunod. Marcos chapter 5 verse 25 hanggang 34. Sabi rito, may isang babae roon, 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, pero sa halip na gumaling ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus, kaya nagpagsiksikan siya sa tao, sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling na ako. Nang maipo niya ang damit ni Jesus, bigla nang tumigil ang kanyang pagdurugo. At naramdaman niyang magaling na siya. Agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya, kaya lumingon siya at nagtanong, sino ang humipo sa damit ko? Sumagot ang mga tagasunod niya, sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit pa kaya nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo? Pero patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang humipo sa kanya. Alam ng babae kung ano ang nangyari sa kanya, kaya lumapit siyang nanginginig sa takot at tumuhod sa harap ni Jesus. Pinagtapat niya ang katotohanan kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng inyong pananampalataya, umuwi kang mapayapa, magaling ka na. So, marahil ang ilan sa atin ay alam na ang mga tagpong ito na nagpagaling ang Panginoong Jesus ng bulag, at yung isa naman ay yung pinagaling ng Panginoong Jesus na babaeng dinudugo. Ngayon, balik po tayo dito sa Lucas chapter 18. Mapansin po natin, merong sinabi ang Panginoong Jesus na similar dun sa dalawang nabanggit na kwento. Una ay yung sa bulag, ang sinabi ng Panginoong Jesus sa bandang dulo, makakita ka na pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung isa rin naman, umalis ka na, pinagaling ka din ng iyong pananampalataya. No? At meron pa isang tagpo, pero hindi natin babasahin iyon, na sinabi ng Panginoong Jesus, pinagaling ka o kaya niligtas ka ng iyong pananampalataya. Sa English, pag sinabi natin pinagaling ka sa iyong pananampalataya, ang sinasabi ng Panginoon sa English ay, your faith has made you well, or your faith has healed you. Diba naman, your faith has saved you. Ano ibig sabihin po nun? Pag sinabi ng Panginoon na pinagaling ka o niligtas ka o your faith has made you well. Sinasabi lang ng Panginoon doon na sa pamamagitan ng yung pananampalataya at pagtitiwala mo sa Panginoon, nakamit mo yung iyong kagalingan. So pinapakita dito ng Panginoong Jesus na dahil sa kanilang lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, their faith. No? Siyempre, ang Panginoong Jesus, hindi yung kanilang pananampalataya nagpapagaling. Ang Panginoong Jesus ang nagpapagaling, pero nalugod ang Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya at pananalig sa Kanya. At alam natin yan. Lahat ng lalapit sa Panginoon, no, ay dapat ay umaasang matatanggap yung kanyang kahilingan. Meron pa isang tagpo sa Biblia, no, na kailangan, hindi nakalugod sa Panginoon ang walang pananampalataya. Dapat talaga sa atin na mga mananampalataya ay makitaan tayo ng higit na pananampalataya sa Panginoon. Pero minsan, madali nating sabihin sa ating mga labi na tayo talaga ay may pananampalataya sa Panginoon. Gayunpaman, may mga tagpo sa ating buhay, hindi natin alam o hindi natin ginagawa o ine-express o pinapakita sa Panginoon yung ating lubos na pananampalataya sa Kanya. Lalo na sa mga panahon na may humahadlang sa atin. Ang daling manampalataya pag walang hadlang eh. Ang daling sabihin na we have faith in God when there are no hindrances. Pero paano pag sa mga panahon na mayroong humahadlang, ano ang gagawin dapat natin gawin upang lubos na maipakita o maabot ang Panginoon, no? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dito sa tagpong ito, sa lalaking bulag, nung narinig niyang dumadaan ang Panginoong Jesus, no, bigla siyang sumigaw. No? Sabi niya sa sigaw niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin.
So imagine niyo lang habang naglalakad ang Panginoong Jesus kasama ng maraming napakadaming tao, narinig ng bulag na para ng Panginoong Jesus. Bigla siyang sumigaw to get the attention of God. Marahil hindi na siya tumatakbo nung hindi siya nakatayo ng panahon na ito. Hindi rin siya papalapit sa Panginoon dahil hindi rin naman niya nakikita yung kanyang lalapitan. Kaya he used to grab God's attention sa pamamagitan ng kanyang tinig. Gayunpaman, kahit tinlakasan niya yung kanyang tinig at pagtawag sa Panginoon, to verse 39, sinaway siya ng mga taong nasa unahan. Tapos, pero kahit sinaway siya ng mga tao na nasa unahan, sumigaw pa rin siya ng malakas. Sumigaw pa rin siya ng malakas sa pagtawag sa Panginoon. Anak ni David, maawa po kayo sa akin. Alam niyo po ba, may pagkakaiba yung pagsigaw niya dun sa una at sa pagsigaw niya sa pangalawa. Kung titignan natin sa original Greek ng verse 38, no, yung salitang sigaw, no, or shout, or cried out. Ang sa original Greek po doon ay bow, no, ang ibig sabihin ay to shout in a tumultuous way. Ibig sabihin po noon ay yung hindi siya yung ordinaryong sigaw o pagsigaw sa pagkuha ng attention, kundi pagsigaw na parang alam niyo po yung may isip ko lang pagdating sa matitinding sigaw yung sa mga horror movies o yung mga horror films. No. Yung may sigaw yung mga tao doon minsan na parang confused na talagang matindi yung ibang klaseng sigaw. Hindi yung ordinaryong sigaw na paghanap ng attention. No? Hindi, oh, Panginoong Jesus, tulungan niyo. Hindi, mas matindi pa doon. Ni-imagine ko, gano'ng katindi kaya yung sigaw ng bulag dito sa tagpong ito. Na hindi siya ordinaryong sigaw. Kasi kung sigaw lang yung kung ordinaryong sigaw lang yung nakalagay dito, hindi dapat ang Greek nun ay ganong ibig sabihin. No? To shout in a tumultuous way. Tapos nung sinaway pa siya, ang ginawa niya dito ang sigaw ay mas matindi pa. Kung sa Greek yung sigaw na yung sa original Greek yung salitang sigaw o sa English ay cried out ay krazo. Nang ibig sabihin ay to shout or to shriek intensively. Kung sinabi nating shriek, alam niyo yung sigaw ng mga babae sa horror movie na sobrang taas ng pitch. Tapos imagine niyo lang po yung ganong klaseng sigaw na sobrang tindi, yung sobrang nakabingin na sigaw ng mga babae na high pitch dahil na pagdating sa mga climax ng horror movie o kaya pagpapatay na sila. Imagine niyo yung ganong klaseng sigaw, mas matindi pa nga, no, na paghanap ng atensyon, pagkuha ng atensyon ng Panginoon, para makita siya ng Panginoon yung bulag na iyon. Ganon katinding sigaw. Hindi niya inalintana yung pagsaway ng mga tao sa kanya, kundi talagang tinaasan niya yung kanyang boses, nilakasan niya yung kanyang boses para maabot ang Panginoon. Para makuha yung atensyon ng Diyos. At nung narinig yun ng Panginoon, alam natin ang mga sumusunod na tagpo, tinanong siya kung anong gusto niya. Gusto niyang gumaling, makakita. Nakakita siya. Pinagaling siya ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, pinanggaling ka ng inyong pananampalataya. Mamaya, meron tayong titignan na pagkakaparehas ng dalawang tagpong ito. Pero, may kita natin ang bulag na ito ay hindi nagpahadlang dun sa sumasaway sa kanya. In his desperate situation, nakuha niyang tumawag sa Panginoon. Nakuha niyang humingi ng tulong sa Panginoon. Kailan ba tayo humihingi ng tulong? Kapag wala na talaga tayong magagawa. Kapag desperado na talaga tayo. Kapag ginawa mo na yung lahat ng bagay. Pero wala ka pa rin nangyari. Pag nasa loob tayo ng bahay na nasusunog, madalas ay hindi tayo nakagawa ng kung ano. Hindi ko alam kung naka-experience yun na po na masunugan o matrap sa bahay na susunog.
Pero madalas sa ating mga nakikita, nababalita at napapanood, kapag ikaw ay nasa gitna ng sunog, no, at kailangan mo ng tulong, hindi mo na sinasabi yung iyong kakayanan, no? Hindi mo na pinapakita yung kakayanan, kundi pinapakita mo na ikaw ay nasa desperate state, na ikaw ay talagang kailangan na kailangan mo na ng tulong. At mas tataasan mo pa nga yung boses para makita at marinig ka ng mga makuha ka ng atensyon. Yung lalaking itong bulag, no, hindi siya nagpahad lang dun sa mga nananaway sa kanya, kundi mas tinaasan pa niya hanggang sa makuha niya yung atensyon ng lalaki, ng Panginoong Jesus. So, kailangan lang din nating lumapit sa Panginoon na may pagpapakumbaba. Alam mo, minsan may, kaya ang hirap, ano, ang hirap tumawag sa Panginoon. Ba't ang hirap minsan humingi ng saklolo sa Panginoon? Ito sa mga napansin ko, ilang taon pa lang naman ako naglilingkod sa Panginoon, pero napansin ko, bakit napakahirap tumawag sa Panginoon? Humingi ng saklolo sa Panginoon, kasi nakita pa natin na parang kaya pa natin. Kasi iniisip natin, hindi, kaya ko pa to. At iniintay pa natin, dumating tayo dun sa point na talagang wala na tayong magagawa. Saka tayo tatawag sa Panginoon. Kuminsan naman, sa sobrang kayabangan natin, sa sobrang pag-iisip na kaya natin ng lahat ng bagay, hinahayaan ng Panginoon na dalhin tayo dun sa tagpo na ang iisipin natin ay wala talaga tayong magagawa. Hahayaan ng Panginoon na dumating tayo dun sa desperate situation para ma-realize natin wala pala talaga akong kakayanan. Wala pala talaga akong kalakasan, hindi ko pala kayang malampasan 'to. And through that desperate situation, sa kaalaman na wala ka talaga magagawa, saka natin itataas ang ating tinig, hihingi ng saklolo sa Panginoon. Eh, alam naman natin mga kapatid, alam tayo mga anak ng Diyos, wala naman talaga tayong magagawa. Kaya maganda siguro, bago pa man tayo dumating dun sa desperate need of in desperate times and desperate situation, no, or times of distress, no, agad tayong sumigaw ng saklolo sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon hanggat hindi nakakapagbigay ang Panginoon ng tugon. Itaas natin ang ating tinig. Let our voices reach out to God. Hindi ko naman sinasabi na sumigaw tayo, sumigaw na magdamag hanggang sa, pero let our voices may our cries, no, yung lahat ng ating pagsigaw ay ma-reach out ang Panginoon. Pero isang talata sa Biblia, sa tingnan ko kung mahanap ko po, sa Psalms 108 or Psalm 108. Sa Psalms 108 verse 'ta dito sa 108. Hindi ko na makita. Pasensya na po. Pero sabi doon sa verse,
They cried out to the Lord, and He saved them from all their distress. Nung sumigaw ang mga tao sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon, niligtas sila ng Panginoon sa kanilang mga troubles, sa kanilang mga kahirapan. When they shout to the Lord in times of their troubles, He saved them from their distress. May kapangyarihan ng pagtawag sa ng panghingi ng tulong sa Panginoon. Ang pagsambit natin ng paghingi ng tulong sa Diyos. Madalas 'yun ang nakakalimutan nating gawin. Yung aminin natin sa ating sarili na wala tayong magagawa. At humingi tayo ng saklolo dun sa talagang makakatulong sa atin. Katulad ng ginawa ng bulag na ito. Alam niya na siya ay nasa desperadong kalagayan. Na wala naman talaga siyang magagawa. Marahil ginawa niya na yung kanyang magagawa para siya ay gumaling. Pero sa panahon na ito, napakahirap. Hindi ko alam kung merong lunas talaga para ikaw ay makita. Gayunpaman, tinaas niya yung kanyang boses dun sa alam niyang makatulong sa kanya. Dun sa alam niya at kilala niya na makapagpapagaling sa kanya. At hindi nga siya nabigo. Nung naabot ng kanyang tinig, paghingi ng saklolo ang Panginoon, nakatanggap siya ng kagalingan. Kaya mga kapatid, kahit dumadaan tayo sa mga hadlang, mayroong mga humahadlang sa atin para itaas natin yung tinig. Yung mga hadlang na yan, hindi palaging ano, huwag mong gawin yan, hindi. Minwadla sa nakahadlang sa atin yung ating mismong sarili. Nakahadlang sa atin ay yung mismong ating kaisipan na hindi, kaya mo yan, huwag mo nang tumawag sa Panginoon, pero huwag tayo magpadala sa mga hadlang na iyon. Kundi itawag na tumawag tayo na nagpapakumbaba sa Panginoon na kailangan natin, Lord, kayo ang kailangan namin, Panginoon, kayo yung pag-asa ng aming pamilya. Panginoon, kailangan ko kayo sa aking buhay. Panginoon, tulungan niyo po ako sa sitwasyon kong ito. Kaya itaas natin ang ating tinig, humingi tayo ng saklolo sa Panginoon. Yung isa pa, at alam kong over na overtime na ako, bibilisan ko na lang po. Sa Marcos chapter 5. Alam natin yung tagpong ito, no, ang babaeng dinudugo. At alam natin yung kalagayan. Maraming iba hindi pa alam yung kalagayan talaga ng dinudugo, pero kung titingnan natin sa Leviticus chapter 15 verse 19 to 25 ata 'yon. Merong batas na ibinigay, no, sa Law of Moses para doon sa mga babaeng merong blood discharge o merong babaeng mga dinudugo. May buwan ng dalaw. Pag ikaw raw ay may buwan ng dalaw, no, sa panahon ng lumang tipan, ay hindi ka pwedeng hawakan, hindi ka pwedeng himahipo. No? Lahat ng ginagamit mo ay hindi rin pwedeng gamitin, hindi pwedeng hawakan, no, ng kung sino man. No? Dahil pag ikaw ay nahipo, ang mga gamit na ginagamit mo ay nahawakan, maging sila ay magiging marumi. Sinabi nating marumi, hindi ka pwedeng makisama dun sa ano, hindi ka pwedeng lumapit sa presensya ng Panginoon. No? At hindi ka pwedeng makipaghalubilo sa mga kapwa mo Israelita. So imagine niyo po yun. For 12 years, ganun yung kanyang kalagayan. Hindi siya pwedeng hawakan, hindi siya pwedeng mahipo. Ni yung mga gamit niya, hindi pwedeng gamitin ng iba kasi pati sila madadamay sa karumihan mo. Bukod dun, kung babasahin natin sa Marcos chapter 5, nung nabasa natin ito kanina, napakahirap ng sitwasyon ng babae. Bakit? Maharap siya ng naubos na yung kanyang lahat ng ari-arian sa pagpapagamot. Marami na siyang doktor na napuntahan. Pero habang sa padami na padami yung doktor na mapupuntahan niya, lalong lumalala yung kanyang kalagayan. At umabot siya sa ganong punto for 12 years. Hindi ko alam, pag lagi ko itong naituturo, nababanggit, hindi ko alam kung bakit pabuhay yung babaeng ito. Dahil for 12 years ay pag ikaw ay dinudugo, iba ka, ubusan ka na ng dugo talaga. Meron akong kilala, ilang araw lang dinudugo, parang mamamatay na talaga, hindi nakakayanin. Ito for 12 years. Dinudugo siya. So katulad nung bulag kanina, itong babae ito ay nasa desperadong posisyon din. She is in that desperate position na wala na talaga siyang ibang pwedeng malapitan kundi ang Panginoon lang. At ano na nangyari? Ngayon, let us be reminded nung
nakita niya ang Panginoon, nandun siya sa gitna, nandun ang Panginoon sa gitna ng napakadaming tao na sumusunod sa kanya, papunta dun sa bahay ni Jairus. Napakadami niyang kasama. No? At nasabi nga ng ano, nung sa verse 31, sabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, bakit niyo tatanungin kung sino yung sumiksik sa inyo, ano, humipo sa inyo? Eh, napakadaming tao ang ano eh, nagsisiksikan ngayon. Ganun katindi. Ngayon, ano yung sabi ng ano? Sabi ng babae, kailangan mahawakan ko lang sa ibang salin yung laylayan ng damit ng Panginoon. Pag laylayan, syempre, wala yan sa bandang taas. Nandun yun sa baba. Eh, kailangan niyang makapagsiksikan para mahawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon. Eh, di ba, bawal nga siyang mahawakan, bawal siyang mahipo. At marahil naman, for 12 years, siguro naman kilalang-kilala na yung babaeng ito sa kanyang bayan. Kaya ano nangyari? Kahit ganun yung kanyang kalagayan, parang imposible ata para na maabot ko ang Panginoon. Parang imposible ata na makuha ko yung gusto ko. Parang imposible ata para maabot ko yung aking kagalingan. Pero ano, ang sinabi niya sa verse 27, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Nakipagsiksikan siya. Di ko alam kung paano ginawa ng babae ito para hindi siya makilala. Marahil ay ginapang niya ito para talagang mahawakan niya yung laylayan ng Panginoong Jesus at makatagkap siya ng kagalingan. Kahit napakadaming hadlang sa kanyang harapan para mabot niya ang Panginoong Jesus, she pushed through. She crawled through. She pushed through those hindrances. Tinulak niya yung lahat ng mga hadlang. Hindi naging alintana sa kanya yung kanyang kakaharapin na obstacle para mabot ang Panginoon. Tinuloy niya yung kanyang pananampalataya. Kung ang pananampalataya niya, isasampitin lang niya sa labit, hindi niya gagawin. Para lang siya nakatayo dun sa isang sulok at sinasabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng Panginoong Jesus, gagaling na ako. Pero hindi siya kikilos. Sa ganung paraan, hindi niya maabot ang Panginoong Jesus, hindi siya makatanggap ng kagalingan. Pero ang ginawa niya, nagsumiksik siya, maabot lang ang laylayan ng Panginoong Jesus. At nung naabot niya na yung laylayan ng Panginoong Jesus, agad siyang gumaling. Mga kapatid, may mga distractions din tayo, mga hindrances din tayo kinaharap sa panahon na nananampalataya tayo sa Diyos. Pero huwag tayong papatpigil. Huwag tayong papatalo sa mga hadlang na ito. Magpatuloy tayong manampalataya. Minsan nga, hindi pa natin nilalaban yung ating pananampalataya, sumusuko na agad tayo. Hindi pa nga natin pinagpapatuloy yung ating pananampalataya, nakikita pa lang natin yung hindrances, sumusuko na tayo. May naalala ko nung kay bata-bata, sino po bang nakasakay sa inyo dito ng ano ng horror train? Nung panahon na ako'y ano, bata-bata pa, ako, kapatid kong si Limwell, tapos yung pinsan namin, si Norbin, nasa Taiwan. Nung bata-bata pa kami, merong malapit sa kanila sa Santa Lucia na horror train. At ako naman, bilang bata na ano, mayabang, sabi ko, sakay kami dyan, kaya namin yan. Hindi kami matatakot. Bili naman ang tita namin ng ticket. Tatlo kami. Kami yung pinaka nasa harap ng horror train. At hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung, ano, yung tagpo na iyon. Pagkasampa namin sa horror train at papasok na dun sa madilim na lugar, bigla kami nagsiksikan sa harap na parang kami nakaganon na, takot na takot. Tapos paglabas namin, ay wala lang pala ganun. Pero takot na takot kami. At habang gumagalaw yung train, patuloy lang gumagalaw yung train at nandun sa mga gilid yung mga nananakot na hinahawak-hawakan ka, no? Pero yung train patuloy pa rin sa pagkilos, hindi siya humihinto. Dalawang beses na umikot yun. Alam nyo ba, kung tayo ay mananampalataya ng patuloy, para rin tayo yung trend. May mga hadlang, pero yung trend, yung mga hadlang, nasa gilid lang, nananakot lang dyan. Oh, kung magpatuloy, hindi mo na kaya yan, tumigil ka na. Pero kung tayo magpapatuloy, tuloy-tuloy lang yan. Yung mga hadlang, hindi niya kayang pigilan yung mga multo. Nung panahon na yun, hindi nila kayang pigilin yung trend. Tuloy-tuloy lang yung trend sa pagtakbo. Nandun lang sila sa gilid, nananakot. Pero hindi nila kayang pahintuin yung trend. Ngayon, kung tayo mga kapatid ay patuloy na mananampalataya sa Panginoon, kahit mayroong mga hadlang, hindi nila tayo mapapahinto.
Yung mga hadlang, nandyan lang yan. Para, kasi inisip natin, pag hadlang, parang ganun eh. Ganyan. Tigil na. Parang harang. Pero hindi, mga kapatid, mga pananakot lang po yan ang kaaway. Kung tayo magpapatuloy, para lang tayo ng tren na iyon. Yung mga hadlang, mananakot lang yan, nasa gilid lang yan, pero kailanman hindi nila mapipigilan yung pananampalataya ng mga nagpapatuloy. Yung mga hadlang ay kailanman hindi magpapatigil, magpapapigil, hindi mapipigilan ang pananampalatayang nag-aalab. Kaya sa mga panahon na maraming humahadlang sa atin, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon hanggang sa maabot natin yung tugon ng Diyos. Alam po ba yung lugar kung saan nandun ang Panginoon ng tagpong ito, napakadaming tao. Nakapagsiksikan sila, pero hindi naman sila nakaranas ng kagalingan. Itong babaeng ito, yung dinudugo, siya yung nasa malayo at napagsiksikan at nahawakan ng Panginoon. Siya lang yung nakatanggap ng kagalingan. Alam po ba, minsan ganito yung church eh. Ganito ng mga anak ng Diyos sa lugar kung nasa saan ang presensya ng Panginoon. Naroroon tayo madalas sa mga lugar kung saan nagkakatipon para sa Panginoon. Pero hindi lahat ay nakakaroon, nakaranas ng touch ng Diyos, ng paghipo ng Panginoon. Oo, totoo, nandun tayo sa lugar kung saan nagkakatipon para sa Panginoon. Pero yung lahat na nagkakatipon sa Panginoon, o yung hindi lahat na nagkakatipon sa Panginoon, eh hindi naman nagre-reach out sa Kanya. Hindi naman umaabot sa Panginoon. Kaya nagtataka tayo minsan, ba't ganun? Linggo-linggo naman ako nagsisimba. Linggo-linggo naman kaming tumaten at nagkakatipon, nagkakaroon ng fellowship. Pero bakit hindi ko naaabot? Hindi ko nararanasan ang pagkilos ng Panginoon? Bakit hindi ko nararanasan ang presensya ng Panginoon? Minsan ay kulang lang tayo sa pag-abot sa Diyos. Nandun na tayo sa church, pero hindi naman natin inaabot ang Panginoon. Yun tayo sa lugar kung saan nagkakatipon tayo pero hindi natin inaabot ang Panginoon. Pero itong babaeng ito, hindi naging alintana sa kanya ang hadlang. Hindi naging alintana sa kanya yung mga hindrances. Hindi siya nagpapigil doon kundi nilagyan niya ng kilos yung kanyang pananampalataya hanggang sa maabot niya ang Panginoon. Itong naabot niya, naranasan niya ang kagalingan. At sinabi ng Panginoon sa bandang dulo, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yan mga kapatid, sa mga panahon na mayroong humahadlang sa atin, para tayo manampalataya, huwag tayo papahadlang. Magpatuloy lang tayo na magpatuloy hanggang sa makamit natin ang tugon. Minsan nga, wala pang tugon, sumusuko na tayo. Ngayon, ang Panginoon ang bahalang tumugon sa atin. He can say yes, I will heal you. He can say no, I will not heal you. He can say wait. Pero hangga't hindi mo alam yung tugon, magpatuloy lang tayo sa pananampalataya hanggang sa makamit natin yung ating hinahanap. Hanggang sa maabot natin ang Panginoon. Tamang hadlang na yan, katulad ng binanggit ko po kanina. Hindi yan sapat na bagay para mapigilan tayo sa pananampalataya. Naririyan lang yan sa gilid na nanakot. Pero ang lahat na nagpapatuloy ay hindi magpapapigil. Amen po ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, if we truly have faith, at nakalimutan ko, yung parehas na kalagayan ng dalawa, parehas po silang in distress, dun sa desperate situation. Na alam nilang wala silang magagawa. Kaya ginawa nila yung lahat ng kanilang magagawa para maabot naman ang Panginoon. Para ma-reach out ang Diyos. Para sa pamamagitan ng kanilang pag-abot sa Panginoon, matanggap nila ang kanilang kagalingan na matagal nilang hinahanap. Hallelujah mga kapatid. Hindi ko alam ang inyong kalagayan, pero marahil meron sa atin na dumadaan sa mga ganong klaseng hadlang na para bang ayaw na tayong pinipigilan tayo ng kaaway na manampalataya sa Diyos. Pero huwag tayong papapigil. Magpatuloy lang tayo hanggang sa makamit natin ang tugon ng Panginoon. Dalang mga hadlang na yan ay hindi sapat na dahilan para mapigilan tayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo.
patuloy kaming nagagalak, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, ang mga hadlang ay hindi dapat magpahad, hindi dapat makapagpahinto sa aming mga nananampalataya sa inyo. Dahil mas makapangyarihan ang aming pananampalataya kumpara sa mga hadlang na pinapadala ng kaaway. At Panginoon, tulungan niyo po kami na magpursigi, na mag-press on hanggang sa maabot namin ang tugon ninyo, O Diyos. Hanggang sa matanggap namin ang tugon ninyo, Panginoon. Hanggang sa matanggap namin ang lahat ng hinihiling mga hinihingi namin sa inyo, Panginoon. Ang mga panalangin ng tugon ng panalangin namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Panginoon, marahil ang ilan sa amin sa oras na ito ay dumadaan sa mga ganung tagpo. Na kahit ang sarili naming kaisipan ay hinahadlangan kami na manampalataya sa inyo. Yung kalagayan namin ay hinahadlangan kami na magpatuloy sa pananampalataya sa inyo. Na kahit yung mismong nakapalibot sa aming mga tao, ay sinasaway kami, pinapahinto kami sa pananampalataya sa inyo. Lord, kung kami ay may tunay na pananampalataya sa inyo, Panginoon, maipaglaban namin ito. Na kahit matindi yung mga paghadlang ng kaaway, magpatuloy kami, Panginoon, hanggang sa maabot namin kayo, O Diyos, maabot namin ang tugon ninyo, O Diyos. Salamat po sa inyo. Hiniling ko po, Panginoon, ang pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa. Palakasin niyo po kaming lahat, Panginoon, na makapagpatuloy kami sa kabila ng mga hadlang na nararanasan namin, sa kabila ng mga hindrances na nararanasan namin, O Diyos. Hallelujah. Hindi maging alintana sa amin ito, kundi tumutok lang kami, Panginoon, sa inyo. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa mensahe na nanggagaling sa inyo. Kahit ako, Panginoon, ay pinapalakas ng inyong mga salita. Lahat kami, Panginoon, ay pinapalakas ng inyong mga mensahe. Patuloy nga po, O Diyos, na samahan niyo po ang bawat isang nakikinig at mga makikinig pamamaya, O Diyos. Ang mensaheng ito ay tumanim sa aming puso at isipan at maipamuhay po namin. Sa inyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Next week, September 4, ay pupunta po kami ng Taiwan para magmisyon. Kaming mag-asawa po ay maging mission doon ng isang buwan. O kaya nag-apply po kami ng visa. Loobin ng Panginoon na ilumabas na po agad ang visa ng Friday para sa Monday po ay makaalis na po agad kami. Dahil may nabili na kaming ticket, kasama ko rin po ang aking mga biyanan, Pastor Fernando, Pastor Analisa, na pupunta ng Taiwan. Gayon pa man sila po ay for 2 weeks lang, kami pong mag-asawa ay for 1 month. Kaya panalangin niyo po kami sa aming pag-imisyon dahil dadalaw po tayo sa mga gawain, sasalita po tayo sa mga revival at sa mga anniversary, at patuloy na ang Panginoon po ang sumama sa amin at makita ang kanyang lubos na pagkilos sa lahat ng mga gawain. Kaya God bless po sa bawat isa. Sama niyo po kami sa panalangin at patuloy na magkaisa po tayo sa pagpapalakasan, sa panalanginan, pag-encourage, dahil sa mga panahon na ito ay talagang matindi ang paggagawa ng kaaway. Kaya mas tindihan natin ang paglilingkod at pagkilos para sa Panginoon. Yeah. God bless po sa bawat isa. See you soon po. Sa Panginoon po ang lahat ng papuri. To God be all the glory. God bless po.